Ito po ang dating kulungan ng baboy. At hindi lamang po isa o dalawa, kung hindi tatlong beses binugbog ng mga problema ang mga residente po dito sa Barangay San Isidro, Cuenca, Batangas. Kaya ang mga nag-aalaga po ng baboy dito, sobra na po ang kanilang pag-aray sa kanilang sinapit na kapalaran. Ito ang Barangay San Isidro na sa mismong paanan ng Mount Makulot sa bayan ng Cuenca, Batangas. Simple at tahimik ang pamumuhay dito. Sa katunayan, karamihan sa mga residente ay mga magkakamag-anak. At pag-aalaga ng baboy ang pangunahin nilang hanap buhay. Kalahati ng porsyento ng barangay ko ay nag-aalaga ng baboy. Halimbawa, ako magulang, yung anak ko bibigyan ko ng puhunan, ganun po ang nangyayari. Si Tatay Gabriel, 85 taong gulang, ang pinakamatandang nag-aalaga ng baboy sa barangay. Inom po ako isang inahin. Nasya ko pong pinikikitaan. Eh, wala na po akong hanap buhay kundi yun lang. Dati po ako magsasaka, hindi ko na ako kaya magsaka at iba na matanda na. Ang pamangkin niyang si Lucena, aminadong hindi biro ang hanap buhay nilang ito. Matagal na po kaming nag-aalaga. Siguro po may 25 years na. Yun lang po ang kabuhayan namin. Yung pong partner namin, ang umpisa po nun, pagpalakihin po yung pangkarni, inaabot po ng 6 months. Isa naman sa may pinakamaraming alagang baboy ay si Ginoong Mario. Dito niya iginapang ang buong pamilya. Ang aking pong baboy, 16 pong partner na yun. Saka ako po ay may 8 inahin. Inabot po ng 100 plus kilos. Ang isa po, nagkakapir po yun. Kumisan 15,000. Pinakamababa po 13,500. Panak po ng baboy. Titira po kami ng isa, dalawa. Ginagawa namin inahin. Hanggang sa lumago. Ako po ay nakabili po ng lupa. Nakapagpatayo po ako ng bahay. Nakapag-aaral ko po ang aking mga anak. Pero taong 2020, ang tahimik at maayos na pamumuhay ng mga taga Barangay San Isidro, sunod-sunod na tinamaan naman ng trahedya. Una po, pumutok ang Taal Volcano. Hindi po kami makapag-ano sa labas. Kasi nababa po yung aspol. Hindi makapagtrabaho yung mister ko. Sumunod po na namang dagok, pumutok po ang COVID-19. Parang hindi na namin po maano kung paan pa kami maghahanap buhay. Pumutok po yung ASF, yung sa mga hayop naman po. September 2020, nang kumalat ang African Swine Fever sa mga baboy sa bayan ng Cuenca, Batangas. Umagang-umaga po ng September 9, tumawag ang buyer po na bibili ng baboy. Yung po ay talagang kausap na namin. Eksakto po na ang agriculture po ay nag-hahanap ng mga baboy na may alaga dahil ng may ASF. Yung pakaramdam ko po parang ako'y lambot na lambot. Noon nga pong sinasakay na sa sasakyan at kinukuha, ma'am, naninigas yung ano ko eh, yung katawang ko halos. Pag hindi raw po namin binigay yung baboy at hindi kami sumunod sa inuutos na sabi po nila protocol, kami daw po ay kakaswan at baka daw po kami makulong pa. Ang inahin ko po, 8 po yun. Lahat po, buntis yun. Napakalaking pera po noon kung tutusin. Dahil pag anak noon, sigurado, pera na po yun. Talaga pong napakasakit po. Dahil ino po ang aming pinagkukunan. Magdadalawang taon na ngayon ang nakalilipas, pero masakit pa rin sa mga residente ang sinapit ng kanilang kabuhayan. So lahat po dito sa kalsada, sa daan na ito, lahat po yan, naubos ang baboy dito sa Cuenca. Naawa ako sa akin baboy, sa akin diik. Ay hindi, siyempre ho. At saka doon kami kumikita. Yun. Kaya nung start na yon nag-ano ako, parang siyempre dinamdam ko. Kaya ako'y na-stroke half body.
Ay, okay na kayo ngayon? Ngayon, medyo naka-recover na ako. Di ba, ang alam mo namin, ang Department of Agriculture nagbibigay ng 5,000 per bawat head. Baboy. Per head. Oo. Ay, per kayo gay, hindi nabigyan. Pinago ko po talaga ito. Kasi sabi ko po, balang araw, baka po may tao po na makakatulong na maipakikita ko po yan. So, 14 na baboy ang nakuha sa inyo? Opo. Ay, sa inyo, ganun din. Sa akin, kaya lang po, kulang ang nakalagay dyan. Bakit? Ang aking pong baboy ay 8 inahin, 16 na patiner, 6 na bilo. Oh, eh, 12 lang rin. Kaya nga po, lahat po, buntis po. Ay, bakit 12 lang nilagay? Hindi nga po, yung ganyan lang. Eh, hindi kayo gano'ng nagreklamo? Hindi na po kami nagreact, sir. Ako po ang nakikialam ng aming kuha. Ako naman po kahit pa po, hindi nagkukulang na pag... pagpapalo up po sa aming agriculture sa municipal. Oh. Ano sabi ko sa inyo? Pwede na po ngayon mag-alaga. Ang kaso, ang sistema lang po, napakarami pong proseso ng kanilang hinihingi. Ayon sa tanggapan ng municipal agriculturist, wala na sa infected zone ang bayan ng Cuenca. Wala ng kaso. Kaso nga lang, yung mga kagaya namin sa Cuenca, pink zone na kami, pero may kalapit o kadikit na bayan pa rin kami na red zone. Depende na sa aksyon yon ng ating mga katabing bayan. Pwede naman sila mag-alaga. Yun nga lang, napaka-risky. Kaya may mga provisions na dapat ginagawa. May mga binababa din si Department of Agriculture ng mga administrative orders na dapat tingnan at sundin para talaga yung biosecurity sa farm level ay maayos para maiwasan ang African swine fever. Sa ngayon, kailangang maghintay ng mga taga Barangay San Isidro sa tulong na ibababa sa kanilang bayan mula sa Department of Agriculture. Yun nga lang, kailan? Recovery and Repopulation Program ni DA, meron siya doon na ipamimigay din na baboy, disinfectants, vitamins, and the wormers. So, anta-antabay din lang, bayan-bayan din po yun na bibigyan ng baboy. Pero kami naman, ang Cuenca naman, inaka-line up na din kasi kami naman ay nakagraduate na nga from red to pink. Yun lang timeline, hindi ko pa rin lang masabi. Pero ka-line up naman yun. Ang budget nun, ang alam ko, allocated na yun. Mahal na po ang BA. Mahal na rin po yung pakain. Wala na po kaming pagkukunan na panimulang panibago. Kasi yun nga pong natanggap namin na binigay nila, eh, hindi po sapat kulang. Binayad ko nga lang po yun sa ano, sa pigs ko na nautang. Sa kabila ng lahat na nanatiling matatag ang mga magbababoy at naghahanap sila ng ibang pwedeng pagkakitaan. Yan na po ang pinalit ng mister. Si baboy. Opo. Kumikita naman po kami dito pero pangbawi lang po dun sa tubig, ilaw. Yan ho ang mas madaling alagaan, ang baboy o manok? Madali po ito. Mas madali? Opo. Kasi 1 month lang po mahigit, pwede ka na pong magbenta. Ah. Yung pong baboy, 4 months na po. O kaya po ay 6 months, saka ka lang po makakapagbenta. Pero pag po ang presyo naman po ang pag-uusapan, mas may presyo po ang baboy. Dito naman sa palengke, nakahanap ng pwesto si Mario, katuwang ang pamilya. Ay, paano yung naisip rin? Kami naman po ay kumita sa aming pangaraw-araw na pagkain. Oh. Kaya po, naisip po kung gumawa po ng paraan na magtayo po na turo na. Oo. Ay ano, okay naman ho itong hanap buhay? Okay naman po. Ari bang tambak na rin, nauubos maghapon? Ubus po yan. Hindi man kasing laki ng kinikita sa baboy, nairaraos naman ito ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Ang turon. Bao. At mahaba man ang proseso para makabalik sa dating hanapbuhay, handa naman silang maghintay, yun nga lang, sana naman daw ay alalayan sila sa kanilang muling pagbangon at ang kanilang panawagan sa Pangulong Duterte. Sana naman kami ay mabigyan ninyo ng suporta sa nangyari sa amin. Salamat po.